A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi 'allama bil kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang pagtayo at pagsujud o pagpapatirapa sa isang Allah subhanahu wa ta'ala, dalawa sa maraming pinakamagandang mangyari o gagawin ng tao sa mundong ito at sa kabilang buhay. Parehas na kapaloob sa sala. Pag gusto mong makinig si Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo o pag gusto mong kausapin si Allah subhanahu wa ta'ala, magsala ka. Ang ilan sa atin ipagpaliban ang sala sa kadahilanan na sasabihin nila, bata pa naman ako. Pag nakatapos na lang ako sa aking pag-aaral, pag nagkaroon na lang ako ng trabaho, pag nakapag-asawa na lang ako, pag umabot na lang sa 40, sa 50 at sa 60 ang edad ko, pagkatapos ko na lang mag-hajj, etc. Pag ganyan ang ginagawa mo o ganyan ang nasa isip mo, ikaw ay sumakay sa alon ng walang pag-asa at hinahayaan mo linlangin ka ni Shaitan. A'udhu billah. Aking kapatid, huwag mo ipagpaliban ang sala mo. Gawin mo na ngayon mismo. Sa Sunan Abi Daud, Hadith 864, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang unang bagay susuriin sa mga tao sa kanilang mga gawa sa araw ng paghuhukom ay ang sala. Isipin mo ang sarili mo kung ikaw ay naunahan ng kamatayan nang hindi nakapagsala at ikaw ay nakatayo sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala at ikaw ay tatanungin niya, Abdi, lima lam tusalli? Aking alipin, bakit hindi ka nagsala? Ano ang sasabihin mo? Ano ang idadahilan mo? O ano ang gagawin mo? Si Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimakumullah nagsabi, ang isang alipin ay nakatayo sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dalawang pagkakataon. Ang una, sa oras ng sala. Ang ikalawa, sa araw ng paghuhukom. Sinuman tumayo ng tama sa una, ang ikalawang pagtayo ay gagawing mas madali para sa kanya. At sino man ipagpaliban ang unang pagtayo, ang ikalawang pagtayo ay lubhang mahirap para sa kanya. Ipagpaumanhin po ninyo isipin na ang ilan sa atin ay pinakamasama, na mas masama pa kaysa kay Shaitan. Subhanallah, paano ka magiging pinakamasama kaysa kay Shaitan? Posible po ba para sa'yo tawagin na pinakamasama kaysa kay Shaitan? Alam mo ba kung sino ang pinakamasama kaysa kay Shaitan? Ang sabi ng mga scholars, silang mga taong hindi nagsasala. Sa Sura Al-Baqarah, versikulo 34, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idzkulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ang pinakamalapit ng kahulugan. At alalahanin, noong sinabi namin sa mga anghel, magpatirapa kayo kay Adam, at sila ay nagpatirapa maliban kay Iblis o Satan. Siya ay tumanggi at nagmalaki at isa sa hindi naniniwala. Suway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Sahih Muslim, Hadith 81, iniulat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, tuwing tayo ay magsusujud, si Satan ay umiiyak at nagsabi, ang mga anak ni Adam ay nautusan magsujud, kaya sila ay mapupunta sa paraiso. Ako ay nautusan magsujud, ako ay tumanggi, kaya ako ay mapupunta sa impyerno. Maliwanag po sa maluwalhating Quran at sa Hadith na si Iblis o si Satan ay nautusan magsujud bilang paggalang kay Propeta Adam alayhis salam, ayaw niya magsujud. Ang mga anak ni Propeta Adam alayhis salam inutusan magsujud kay Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay tumanggi. Alin ang pinakamasama? Ang nautusan magsujud kay Propeta Adam alayhis salam at tumanggi siya
o yung nautusan magsujud kay Allah subhanahu wa ta'ala na tumanggi siya. Maliwanag naman po siguro na alam mo ang tamang sagot. Isipin mo sa araw ng paghuhukom kung saan ang lahat ng tao ay magsusujud kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag si Allah subhanahu wa ta'ala ay dumating upang simulan ang paghuhukom sa paraan angkop sa kanyang kamahalan. Sa maluwalhating Quran, Yawma yuksafu ansakiw wa yud'awna ila sujud fala yastatiun khasiatun absaruhum tarhaquhum dilla wa man kana yud'awna ila sujudi fahum salimun. Ang pinakamalapit niyang kahulugan, sa araw na ang mga kasalanan ay mabubunyag, ang mga mananampalataya at ang mga mapagkunwari ay magkasama na lahat at sila ay tatawagin para gumawa ng isang sujud. Para gumawa ng isang sujud. Ang sabi ng mga sahaba at ng mga scholars, ang mga taong hindi nagsasala, sinubukan nilang magsujud kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, subalit sila ay nabigo. Sa halip na makapagsujud, sila ay babagsak ng patalikod na mayroon sa kanilang mukha kahihiyan, panghihinayang at pagsisisi. Kung ikaw ay nakapagsujud kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito, magagawa mong magsujud kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Kung hindi ka nakapagsujud kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito, hindi ka makapagsujud sa kabilang buhay. Hindi ibibigay sa inyo ang kaluwalhatiang yon sa kabilang buhay. Aking kapatid, ano ang pumipigil sa iyo? Huwag mong kalimutan magsala ngayon. Dahil kahit kailan, ni minsan hindi nakaligtaan ni Allah subhanahu wa ta'ala, gisingin ka araw-araw sa mahimbing mong tulog. Umpisahan mo na ang sala mo ngayon. Huwag mo na ipagpaliban ngayon mo na mismo. Gawin mo ito para sa kabutihan mo, kagandahan at kaligtasan mo sa mundong ito at lalong-lalo na kaligtasan mo sa kabilang buhay. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.